Finally nga kapatid ay magaganap na nga ang bakbakan ng Epibren at itong koponan ng Echo PH na kung saan yan talaga yung pinaka-aabangan nga natin ngayong araw na ito dito nga sa MPL. Dahil ang dalawang koponan nga na yan kapatid hanggang ngayon sa regular season ay wala pa rin talagang talo. Kumbaga para tayong makakanood ng grand finals ng MPL PH. Sino nga ba ang mananalo kay La Carl TC at dito nga kay Kyle TC? Matatalo nga ba ni Carl itong si Kyle na umiidolo lang sa kanya? Bukod nga rito kapatid, usap-usapan din ang komento nga ni Omay Venus patungkol dito nga sa mga laban sa Indonesia na di umano medyo magulo lang daw talaga ang mga pagkuha ng objectives ng mga Indo teams. Pag-uusapan natin yan sa araw na ito. Pero bago natin ito pag-usapan, huwag nyo kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para mas maging updated ka pa sa mga future uploads natin. Ano pa bang hinihintay mo? Tara! Ngayon nga kapatid ay maglalaban na nga itong koponan ng Echo PH at itong koponan ng Epibren. Na kung saan, napanood naman natin ang laban nga ng Epibren at itong koponan ng Smart Omega. Dito nga kapatid ay hindi talaga umubra ang koponan ng Omega kahit ang main 5 pa nga nila ang lumaro sa laban. Tulad ng prediction ko kapatid, hindi talaga mananalo itong Smart Omega dahil struggling talaga ang mga ito. Baka mag-iba pa ang timpla ng Omega kung sakaling ipasok nga nila itong si Idol Chakno at i-line up nga dito kala H2O. Pero hanggang ngayon nga kapatid ay wala ngang balak ang Smart Omega na mag-roster change para dito sa MPL na kung saan kailangan na nga nila iakyat si Idol Chakno from MDL to MPL. At pagkatapos nga nitong week 3 kapatid, aabangan nga natin ang bagay na yan. Kaya sa tingin ko nga kapatid, hindi pa naman huli ang lahat para sa koponan ng Smart Omega. Pero syempre, kapag nasa kalagitnaan na nga tayo ng MPL at hindi pa rin mananalo ang mga ito, abay baka last season na nga ng mga players ng Smart Omega at hindi na nga natin makita ang mga ito para sa susunod na season. Dahil ito na nga yung ikalawang season na kung saan nagkandaleche-leche nga yung ipinapakita ng Omega dito nga sa MPL. At mabalik nga tayo sa laban ng Omega at Epibren na kung saan ang ginamit na strat nga ng Epibren kapatid ay parang kaparehas nga nito ng strat dito nga sa Indonesia. Yung mga ganyang drafting nga kapatid, pang Indo yan. Na kung saan, alam naman natin kapatid na ang Epibren nga ay kumukuha nga ng strat sa ibang koponan na kagaya nga ng pag-amin nitong ni Coach Daki sa kanyang interview dito nga kay Wolf. Kasama niya pa nga itong si Coach Sheb kapatid dahil di umano naging scrim buddy nga ng Epibren itong Onyx Indonesia. At dito ay sinabi nga ni Coach Daki na kinuha nga nila ang strat ng Onyx. Pero ito nga kapatid ay kanila nga kinustomize o may dinagdag nga sila sa strat na yon para mas maging effective pa nga. At ngayon, kitang kita naman talaga kapatid na yung draft nga ng Epibren ay pang Indo yan. Pero may idinagdag itong si Coach Daki kaya mas naging maganda nga ito ng in-execute ng koponan ng Epibren. Na kung saan kung titingnan ang Epibren nga kapatid ay marami talagang strat ngayon at talagang mahirapan nga ang mga koponan dito nga sa Epibren. Yung ipinapakita ng Epibren ngayon ay parang ito nga yung Bren Esports noong MPL Season 6 na kung saan halos balagbagin nga nila ang lahat ng koponan dito nga sa MPL PH. Na sa tingin ko nga kapatid, malaki pa rin talaga ang tsansa na makapagkampyon itong koponan ng Epibren dahil sa kanilang ipinapakita. Kaya naman nang dahil nga rito kapatid, abay sa tingin ko hirap, nahirap nga itong koponan ng Echo PH na manalo
dito nga sa Epibren. Kahit sabihin nating nasa momentum din ang Echo, pero yung experience kasi nitong ang Epibren, abay ang hirap nga niyan talunin. Last international tournament ng MLBB pa, hanggang ngayon dalandala pa rin ng Epibren ang bagay na ito. At talagang nakakasabay sa meta ang koponan na ito kapatid, kaya kung hindi magpapakita ng panibagong strat ang Echo, sa tingin ko ay matutusiro sila ng koponan ng Epibren. Pero ang prediction ko nga rito kapatid, since mainit na laban nga ito, ang score dito ay 2-1 at ang mananalo ay ang Epibren. Kahit nga itong assistant coach ng Epibren kapatid ay may mensahe nga dito kay Carl TC, at may challenge nga ito na talunin niya daw itong ang si Kyle TC. Dito rin kasi kapatid ay maglalaban na nga ang malulupit na jungler na yan. Sino nga ba ang mananalo sa mga ito? Ito nga bang si Carl TC o di kaya itong si Kyle TC na umiidolo dito nga kay Carl TC, na kung saan nung nakaraan nga ay aminado na itong si Carl TC na ang pinakamalakas na jungler ngayon ay itong ang si Kyle, dahil syempre sa mga kabila ang kampyonato nga nito. At finally ay mapapanood na rin natin ang laban ng malulupet dito nga sa MPLPH, na kung saan maidagdag ko nga lang kapatid itong ang sinabi ni Pwaid Chicken na miyembro nga ng BTK. Ayon nga rito kapatid ay boring daw manood ng MPLPH. I haven't watched much of MPLPH because I've always enjoyed MPL Indo more than PH, but like the team watches MPLPH a lot. I've always just gravitated more towards Indo. It's always been more entertaining. PH gets a little stale sometimes. Siyempre, alam naman natin kapatid na hindi nga bardagulan ang laban dito nga sa MPLPH, at malamang sa malamang nga nito ang pinapanood talaga ni Pwaid Chicken ay itong MPL Indonesia, na kung saan sapak nga ng sapak itong mga koponan dito sa MPL Indonesia. Yung parang brawl nga yung nangyayari kapatid, at mahina talaga ang mga koponan sa Indonesia pagdating nga sa pautakan, kaya naman lagi nga silang nauutakan ng mga PH teams dito nga sa international tournament ng MLBB. Kaya kahit nga sinong mga koponan ang ilaban nga nila sa Pinas ay hindi talaga sila mananalo. Minsan na ngang nag super team itong Indo teams dito nga sa SEA Games kapatid, pero tinalo lamang sila ng Blacklist International na may dalawang rookie nga sa koponan na ito. Kumbaga nautakan talaga ng mga PH teams itong ang Indo teams. At maidagdag ko rin nga kapatid itong ang sinasabi ni Omay Venus na may real talk talaga siya dito nga sa Indo teams, dahil syempre nanood nga ng laban itong si Omay V between ng Alter Ego at itong koponan ng RRQ Hoshi. Dahil ayon nga kay Omay V kapatid, ang gulo daw ng mga Indo teams pagdating nga dito sa pagkuha ng objectives. Kumbaga malayong malayong nga ito kapatid kung ikukumpara mo dito sa mga koponan o dito sa MPLPH, dahil ang gugustuhin pa raw ng mga Indo teams ay yung kills kaysa objectives. Taliwas nga yan sa atin, dahil ang mga PH teams nga kapatid ay hindi mahilig sa kills. Ang hilig nga nito ay kumuha ng mga objectives. Kung titingnan din naman itong ang larong MLBB, objective based nga yan. Aanhin mo ang maraming kills kung talo naman kayo sa objectives, abay wala rin. At yan din talaga ang pinopoint out nga ni Coach Ducky sa kanyang interview sa podcast ni Wolf, na shoutcaster nga ng MPLPH. So kapatid, ano ang reaction mo sa video na ito? Sino nga ba ang mananalo between kila Carl TC at dito nga kay Kyle TC? I-comment mo sa baba. Maraming salamat.